ako'y isang normal na tao na namumuhay sa isang payapang lugar ng Siquijor. Ngunit alam nyo ba na ang mga kwento tungkol sa Siquijor ay hindi labong totoo? Ako mismo ay isang saksi kung paano mangkulam ang isang mangkukulam. Saksi din ako kung ano ang mga ginagawa ng aswang. May pagkatsismoso ako, pero sabihin nyo na kung ano ang iniisip nyo, basta yan ang mga nasaksihan ko noon. Ako'y nasa ika-anim na baitang noon. Tuwing Linggo, sumasailin ako sa palayan. Tumutulong. Nagbubukat ng kung ano-ano o naging isang delivery boy noon. Kung ano yung inuutos sa akin, susundin ko kahit ano pa kahirap yan para sa pera. Mahirap kasi noon. Basta nasa probinsya ka, maraming ang pagkain pero butas naman ang iyong bulsa. Talo ka pagdating sa eskwelahan, wala nang kwentong buhay. Patuloy na tayo at babanatan ko na ang kwento ko. Isang umaga, Linggo, buwan ng Nobyembre, pumunta ako sa kakilala kong mayroong palayan, gulayan, at kung ano-ano pang negosyo. Doon ako tumatambay para magkapera ako at uutusan ng mga bagay-bagay na may suhol. Tumambay ako hanggang hapon doon. At alas 5 ng hapon, inutusan ako ng kakilala kong ito na boss ko din na ilagay ang mga palay sa sako. At sabi niya, "Oh, kay Maring yan. Ihatin mo sa bahay nila. Tsaka huwag kang matakot, ha." Aling Maring, hindi niya po totoong pangalan. Ang sagot ko, "Eh boss, baka aswangin ako nun." Sagot niya, "Shh, huwag kang maingay, ano ka ba? Binibiro lang kita. Sige na, bilisan mo na dyan. Bayad na yan. At baka maliban sa suhol ko, susuhulan ka din niya." Si Aling Maring ay tanyag lang naman sa kulam at pagiging aswang sa lugar namin. Malimit na pumupunta mga tao sa bahay niya. Kahit nga lang dumaan sa bakura niya ay hindi namin ginagawa. Kasi baka mausog kami o anong gawin niya sa amin. Pero nang dahil na rin sa utos ni boss at para na rin sa pera, ginawa ko ang utos niya. Baka sabihin niyo mukhang pera ako. Eh hindi pa tayo pinapanganak pera ng nag-ahari. Kaya kinakailangan. Magtatakip silim na noong sandaling iyon. Kumbaga palubog na ang araw. Parang pinipigilan ako ng aking mga paa sa paglalakad kasi natatakot ako. Hindi ko pa naman napatunayan na aswang talaga si Aling Maring. Naririnig ko lang talaga noon sa mga kwento habang naglalakad ako. Naaamoy ko ang usok na galing sa sinindihang mga daon na mga matatanda sa lugar namin para maitaboy ang mga lamok tuwing hapon. Buhat-buhat ko ang isang sakong palay sa paglalakad ko. Unti-unti nang nababawasan ang mga bahay na nadadaanan ko. Kumbaga, habang papalayo ako ng palayo, kakaunti na lang ang mga pamamahay sa paligid. Ang bagal ko noon maglakad, ewan ko ba kung bakit, basta parang pinipigilan ako ng aking mga paa. Kung babalik naman ako, siguradong punong-puno ng salita yung tenga ko kay boss. Hanggang sa nakarating ako sa bahay ni Aling Maring. Sa pinto pa lang ng bakuran, nanginginig na yung mga paa ko. Inilagay ko ang isang sakong bigas sa lupa at nagsimula akong tumawag sa kanya. "Aling Maring, si Jethro po ito. Pinapadala ni boss ang mga palay." Walang sumasagot. Tanging kandila lang ang nakikita ko mula sa bintana ng bahay. Bukas kasi ang bintana sa harap ng bahay.
Tinawag ko siya ng tinawag, ngunit walang sumasagot. Iniisip ko na iiwan ko na lang ang mga palay sa harap ng bakuran. Noong nagtangka na akong umalis, may nabata ang matanda. Yung matandang ito ay nakatira malapit lang sa bahay ni Aling Maring. Sabi niya sa akin, "Huwag mong iwan dyan. Bukas hahanapin ka niya. Grasya yan at magagalit siya." Sagot ko naman, "Eh mano, wala naman nung sumasagot at kanina pa ako tawag ng tawag." Sagot ng matanda, "Basta hintayin mo, kasi yung taong naghatid ng isda kahapon, ganun din ang ginawa. Pinagalitan niya at pinuntahan sa bahay nila." Sabi niya sa akin, medyo natakot ako kasi bata pa ako noon at hindi ako sanay na pinapagalitan. Pwera lang kung si boss ko ang magagalit sa akin at ang nanay ko ayos lang. Naghintay pa ako ng ilang sandali at nang dahil medyo nababagot ako, pumunta ako sa likod ng bakuran. Baka nandoon siya at hindi niya lang ako naririnig. Sa pagdating ko doon, bukas din ang bintana sa likod. Mayroong kandila sa ibabaw ng tasa. Tumitingin-tingin ako sa loob at tumawag sa kanya, ngunit wala pa rin sumasagot. Gustong-gusto ko na umuwi kasi madilim na at natatakot ako. Hanggang sa mayroong sumigaw sa akin ng, "Ipasok mo ang palay dito sa loob. Bilis." Nananggagaling sa ikalawang palapag ng bahay si Aling Maring na iyon. Kaya dali-dali akong tumakbo sa palay at binuhat ko ito. Medyo natatakot ako pero bahala na. Inilagay ko ang sako sa harap ng pintuan sa loob at sabi niya, "Huwag dyan. Ipasok mo dito. Mahirap pang intindihan yan." Medyo supladang sabi ni Aling Maring. Pumasok ako sa bahay niya. Habang papasok pa lang ako, Diyos ko, nakakasulasok na amoy ang naaamoy ko. Yun bang nabubulok na daga yung amoy ng bahay niya? Nadaanan ko ang isang silid sa loob. Medyo bukas ang pinto sa silid na iyon. At doon talaga nanggagaling ang amoy. At noong nailagay ko na ang sako sa kusina, sabi niya sa akin, "Halika dito." Ako ay hindi sumasagot noong sandaling iyon kasi baka anong gawin niya sa akin. Sabi niya pa, "Sabing halika dito, ibibigay ko sa iyo yung suhol mo. Ayaw mo ba?" Dali-dali akong pumunta sa kanya at sabi niya pa, "Ay, teka, kulang to. Kukunin ko lang sa taas ang pitaka ko. Hahanapin ko lang." Yun, naghintay ako ng ilang sandali. Nagmasid-masid ako sa paligid at napapansin ko na nakalak na ang mga pinto sa bahay, pati bintana. Nakaramdam ako ng takot at wala na akong naririnig na yapak sa ikalawang palapag. Tahimik lang ako nung sandaling yon. Hindi ako gumagalaw at hindi kumikibo. Siyempre, natatakot din. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, hindi ko na naririnig ang yapak ni Aling Maring sa ikalawang palapag. Ang ginawa ko, tumayo ako sa harap ng bintana na nakalak. Doon ko siya hinintay, sa harap mismo ng mesa na mayroong kandila. Ilang sandali lang, biglang humangin sa loob ng bahay. Kahit sarado ang mga pinto at bintana, malakas ang hangin at naging sanhi ng pagkamatay ng mga kandila. Unti-unti na akong nakakaramdam ng takot. Grabe yung tibok ng puso ko nung sandaling yon. Takot na ako. Hanggang sa naging tahimik ang lahat.
at unti-unti kong naririnig ang yapak ni Aling Maring na papunta sa hagdan. Yung yapak na dahan-dahan. Wala akong makita sa loob. Talagang napakadilim. Yung naririnig ko lang ay ang kanyang mga yapak. Unti-unti itong naglalakad pababa ng hagdan. At naririnig ko nga, palapit siya ng palapit sa akin. Sabi ko nung sandaling iyon, Aling Maring, nandito ako. Hindi siya sumasagot nung sandaling iyon. Ewan ko kung tinatakot niya ako o pinaglalaruan. Kinuha ko yung flashlight na pagmamay-ari ng boss ko sa aking likuran. At noong malapit na talaga ang mga yapak sa akin, doon ko pinaandar ang flashlight. Bumulagta sa harap ko ang isang napakapangit na nilalang. Basang-basa ang kanyang mukha at parang hindi si Aling Maring. Sumigaw ako ng tulong. Pinuwersa ko ang bintana ng gibain at tumalon ako sa bintana. Naririnig ko pa mula sa labas ang kanyang paghingal. Nahawakan pa niya ang mga paa ko pero mabilis akong kumilos. Tumakbo ako papalayo sa bahay niya. At noong dumating ako kina boss, kinuwento ko sa kanilang ginawa sa akin ni Aling Maring. Dali-dali rin akong umuwi sa bahay at tumawag si nanay ng mga tanod. Hindi kasi matanggap ni nanay ang nangyari sa akin noong sandaling iyon. Baka ikakapahama ko ba daw iyon. Kaya pinuntahan namin ang bahay ni Aling Maring. Marami kami, kabilang na si boss at ang ilan sa mga kagawad ng baryo. Nagmamatigas talaga si Aling Maring at hindi lumabas ng bahay. Kinaumagahan, inulit namin ang pagpunta sa bahay niya pero hindi talaga siya lumalabas. At simula noon, malimit na lang namin siyang nakikita sa daan. Pero ang pagkatanyag niya sa pagiging aswang ay talagang umusbong sa amin. Ako ang huling na biktima niya. Simula noon, hindi na siya nang bibiktima pa. Sa baryo kasi, alam namin na siya lang ang magiging salarin. Ako po si Jethro ng Sikehor.